On this episode, we're going to talk about how not to handle objections. Hey everyone, this is Jeff Luspo. And this is Ron C. And welcome to episode 14 of the Always Be Closing Show. Okay, Coach Ron, we are back finally. Yeah, we are so back. Kapag shoot na rin tayo ng episode 14 natin, marami na naghihintay ng episode 14. Here we are finally back. And today, we will be talking about mga objections na rebuttals na hindi mo dapat gagawin. There's always a better way how to handle objections. That's right. So, we're going to show you, yung mga boo-boos. So, wag na wag niyong gagawin itong mga papakita namin sa inyo. Good. Ready na ba kayo? Okay, Mr. C, nagustuhan niyo ba yung plan? Bakit? Ngayon ba yan? Eh, kailangan ko isipin. Hindi pa makapag-desisyon ngayon eh. Siguro ano, hindi mo akong panahon para mag-desisyon na. Hindi pa makapag-decide ngayon. Hindi pa makapag-decide. Alin dyan siya din mo ang pag-desisyon? Eh, kailangan ko pang pag-aralan kasi kung ito ba yung para sa akin. Hindi pa makapag-decide. Next time na lang, next time. Sir? Kapagtapos naman. Ito yung kailangan mong pag-aralan. Oh, sir, gilir tayo, sir, no? Ipon lang pag-aaralan mo pa. Pero sir, kapagtapos ka ba? Sir, nagustuhan mo naman yung plan, no? Ganda, ganda. Very nice. Affordable naman siya. Oo. Okay, mag-start na tayo today, sir, para naman yung sa mga pamilya mo. Kailangan natin. Ano ba naman yan? Hindi pa yan kailangan ngayon na, sir. Ngayon na, sir, ganito lang kasimple yan. Paano kung mamatay ka mamay? Paano yun ang pamilya mo? Hindi mo ba mahal yung mga anak mo? Ano ba naman yan, sir? Hindi mo ba iniisip yung mga anak mo? Ano na lang sasabihin nila pag namatay ka? Eh, hindi natin alam kung ano mangyayari sa'yo paglabas ng coffee shop natin. Baka masagasaan ka o ano gagawin mo? Hindi ka isun. Ba naman yan? Grabe ka naman. Mahal mo ba talaga ang pamilya mo? Hindi mo ata mahal. Mahal mo ba? Hindi mo naman mahal. Ano ba naman yung buhay na to? Alam mo sir, may mga taong mga hindi talaga mahal ang pamilya. Isa ka na din. Grabe ka naman. Ayan sir, nagustuhan nyo ba yung ano? Yung plan? Maganda naman? Maganda. Ayos naman sir, no? Maganda, 100,000 lang yan a year, sir. Sir, check ko na lang yung credit card mo, sir. Check ko lang, check ko lang naman. Hindi, titingnan ko lang naman, sir. Saksan. Check ko lang. Yan. Saan ka ba nakapark, sir? Diyan lang. Oh. Yung malapit lang naman eh, no? Ayan. Ito pala yung credit card, sir. Check lang natin. 100,000 lang naman, di ba? Oh. Yan. Check lang natin, sir. No? Swiper. Ngayon na ba yan? Ano, no? Ngayon na ba yan? Check lang natin, sir. Check lang. Ay, swiper, manager. Ayan. Check mo dyan. Check lang natin kung papasok siya, sir. Hindi
pag-isipan mo. Pag-isipan mo? Ayun sa'yo, ma'am. Pwede mo nung pag-isipan, 30 days pa naman yan. Oo, 30 days, walang problema sa'yo. Hindi, tagal ko naman mag-isip. Hindi, okay na sir, walang problema yan. Saan ka ba naka-person? Ayun, okay na sir. Hindi, okay lang sir. Walang problema sir. Mag-donut ka muna sir. Donut. Ayan, kape. Kape ka muna sir. Ayan. Hindi, okay lang sir. Check lang natin sir. Check lang. Sir, ito na yung application form. Pinapan mo lang. For record purposes lang yan. Record lang yan sir. Survey lang sir. Survey. Ayan, pa-fill up na lang sir. Ayan. Survey lang yan sir. Parang policy na. Hindi. Survey lang yan sir. Survey. Huwag ka mag-alala. Ayan. Okay. Mukhang maganda naman ha. 100,000 a year. Sir, patingin ng card. Patingin ng card ng gagamitin. Yung gamitin? Ngayon na ba yan? Okay. Sigurado ka ha? Ang balas. Close ko yung manager. Sigurado ka ha? Sige. So, ito yung plan. That's 100,000 a year. Pasok naman yan sa budget mo, sir, based dun sa financial needs analysis natin. Pasok na siya para maprotekta mo yung family mo, no? Sige. Paalam ko kay Mrs. Sir. Sir, ano ba naman yan, sir? Papaalam mo pa kay Mrs.? Kahapon nga ng babae nga tayo, hindi ka naman nagpaalam sa Mrs. So far, yun yung mga things na wag niyong gagawin kasi grabe. Baka masampal kayo ng kliyente. Instead na matulungan nyo sila, baka magkaroon ka pa ng kaaway. So, wag na wag yung gagawin yan. Right? Right. Ngayon, meron... So, yun yung mga things na hindi mo dapat gawin. We will be teaching you things na paano mo i-handle properly mga ganong klaseng objections and how do you close a deal right there and then on the spot na may encourage mo yung client na magiging masaya siya to protect his or her family today. Right. We would encourage you to attend our Master Closer Blueprint Program. Kailan ba yun, Coach Ron? That will be on November 30th and December 1. Yan! It's a two-day mastery program for financial advisors. If you want to know how to handle objections, closing techniques, pencil pitches, lahat, the complete program from start to finish, how do you close a client? We will teach you how to do that dun sa program na yan. So please, invite your financial advisor friends. Enroll habang meron pang available slots para naman makasama namin kayo at maging kabilang ka rin dun sa aming United Financial Advisors community. And we have an early bird rate. So message us on Facebook to find out how you can secure your slots, okay? Right. So follow us on Facebook sa Always Be Closing Academy. By the way, meron din pala tayong coffee chit-chat sessions, no? We'll be having one this November. Right, this November, follow nyo lang yung page for the schedule. Yung coffee chit-chat session na yan, it's a free learning session para makita mo what we teach. Tsaka Coach Jeff, kahit na nasan lupalop sila, pwede nila tayo puntahan. Kasi ang dami-dami nating advisors, galing Cozamis, galing Cebu, galing Bicol, galing... Nueva Ecija. You know, no excuses. If you really want to learn, come over. So, that's it for today's episode. We hope you like the show. Please, subscribe, like our YouTube channel, and share it with your friends, post it on your wall, and spread the word. This is Jeff Luspo. This is Ron C. We'll see you again next time. Remember, always be closing! Okay. Good
Good morning! And welcome once again to the ABC Thursday Thunder. Nandito na naman po kami para magbigay po ng value sa industry natin, sa mga financial advisors out there na gustong matuto about financial planning, closing techniques, lahat yan, anything under the sun na makakatulong sa inyo. We are here for you guys for tonight. And right, syempre, nandito na naman yung ano, yung mga magigiting na mga host ninyo. My name is Coach Jeff Luspo. Nandito rin si Coach Ron C. and Professor Cy De La Torre. Siyempre, ang show na to ay hosted ng The Suited Advisor, Mr. Brian Ordiales. By the way, guys, meron tayong special guest tonight. Tama po ba? Wow. Yes. We have a very special guest. Ang special guest natin tonight, ito po ang the original Brando Braganza ng industriya natin. Ang idol please natin. All welcome, Sir Ariel Manyala. Yes! Welcome! Fantastic! Grabe ang welcome natin. Sir Ariel, how's your evening? Tigala, meron akong background music ha. Fantastic, sir. Fantastic. How's your evening tonight, Sir Ariel Manyala? How are you? I'm excited. Nag-rest ako kanina. Actually, may dalawang meeting naman this morning. Meeting with my team, my managers. At saka kanina, mayroong convention yung buong company. Okay. Oh, fantastic. No? So this is your third event for the day. My third event for the day. Loaded yung schedule natin, right? Thank you for and ano yung topic natin for today, Coach Ron? Oh yeah, you know, the reason why, again, my name is Coach Ron, and of course, si Prof. Cy is also here. This is Prof. Cy. Yeah, fantastic. And of course, Coach, I want to first thank, si Coach Brian, the suited advisor, kasi siya nang nag-host, keeping up, making sure na we're all organized here. Thank you very much. And of course, meron tayong special guest, Coach Jeff. No? And the reason why we invited him, kasi this is very timely, Coach Jeff, dun sa, di ba, nararanasan natin ngayon, di ba, the pandemic. Okay. And, our life shouldn't stop, tama ba? And, right. Wireless device. We still have to do our bit. Yes. And I believe, I attended kasi yung last session ni Coach Ariel. Hindi ako pwedeng mawala doon. Yun kasi yung first time Coach Jeff na nag-online seminar si Coach Ariel. Yes. Okay. And I think it's a very fantastic life-changing experience for you, Coach That's so Ariel. Nice. Tama ba? Tama. Hindi, pinapanood ko sa habang dito para nakikita ko yung chat nila rito. Talagang thank you, na-witness mo yun. Nung una medyo nangangapa pa ako Psycho. Alam mo, the whole time na yun, parang na, kabado. Pero ngayon, it's my fourth time na, kaya okay na. Wow. And, Coach Jeff, the reason why I think, Coach Ariel is one of our, special guests today. Kasi he can add value to our financial advisors, to the ABC community. Tama ba? Kasi since day one, Coach, alam ko, Coach Ariel has been very... Right. Tama? We also do the same. Right. I believe most of, or hindi majority ng mga tao niya are also, hindi lang Ask 20 practitioners, kundi ABC practitioners din. Correct. Perfect. Talagang perfect combination yan. So today, ang topic natin, Coach Jeff, that's Rosai, right. And Coach Ariel, is diba, how do you do concept selling during this pandemic, and how can we simplify everything for financial advisors? Paano ba natin pwede ma-explain yung mga concepts that can help our financial advisors ma-realize nila yung value of life insurance, health insurance, or whatever services Perfect. That we are giving? Tama ba? That's right, that's so I believe, right. Coach Ariel can really help us on that. Tama? And ito yung maganda. No? Ito yung maganda. Aside from, di ba, giving yung insights ni Coach Ariel, we're gonna make sure that today, mapag-uusapan natin ano yung pwede natin gawin to the next level para to make sure
na yung ano, yung pag yung how we present our concepts to our ano, our clients, talagang value added. Correct. That's right. Correct. That's correct. And this person, si Coach Ariel, he has helped thousands and thousands of financial advisors. And it doesn't matter what color you represent. Tama ba? It doesn't matter what color you represent. If you are willing to learn, Coach Ariel has helped thousands of financial advisors already. Kaya yung vision ni Coach Ariel complements as well the vision na nakikita namin ni Coach Ron, ni Professor Sai, na tulungan talaga yung industriya natin. Right. And yep, it complements well dun sa belief namin that you don't need to complicate things just to sound convincing or to sound smart or to persuade your clients na mag-sign up or kumuha ng products mo, right? All you need to do is if you simplify everything, ma-appreciate pa ng clients natin. That's tama right, ba? That's right. And that's the reason why we are here. And we are very fortunate tonight kasi si Coach Ariel, he will be sharing a few techniques na nag-work sa kanya at dun sa mga naggumagawa ng mga ng system ni Coach Ariel na nakatulong sa mga clients. And right now, dito sa ABC community, yan din ang gagawin natin. Right? Right, right. So we're very fortunate for that. Fantastic. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Ariel, for having us. Yeah. Small world pala, no, Prof? No? Magka, ano pala, magka, ano, magka kilala mo yung brother ni, ano, ni Coach Ariel. Ano, parehong guwapo eh. Kaya sabi ko, malamang magpamaganak to. Parehong guwapo, tsaka magaling. Patuloy na, totoo pala. Interviewin muna natin si, ano, si Coach Ariel. Yeah, sige, sige. Para ma, kasi ganito, it's really important. We know some details of the background ni Coach Ariel for para mas maintindihan natin saan ba nanggagaling yung pagka-genius niya. Yo, diba? Right. Kasi, diba, if they really know, paano niya na formulate yung ano yung mga ideas niya, yung mga techniques on wha- how he is right now. Yeah. Right. That's right. So how did you start ano, Coach Ariel? Baka gusto mo kami Tama, sabihin ko ngayon sinabi ni thank you for the introduction. You're very kind. Coach Jeff, sinabi mo, di ba, kahit anong color natin, yun mismo eh, exactly. We may be divided by our affiliation, but we are united in our advocacy. Para isa lang advocacy natin. Amazing. Galing. That's right. So, yung sinabi mo, di ba, sisimple natin. Kasi ang comment nga sa akin ng ibang student, sabi nila, sir, na-appreciate ng client ko sa nag-present daw siyang ganun. Sabi niya, sir, life is complicated na eh. Simple yan na lang natin. Na-appreciate nila yung ganun. I like that. Kasi kung ikaw, hirap na hirap ka na mag-explain. Yung kausap mo, hirap na hirap ka na rin maintindihan. Tama ka doon, Zep. Yeah. So, ang background ko, I used to be a teller sa Far East Bank. Alam mo yung Far East Bank? Naabutan niyo ba yon? Ah, yes, sir. Ako, nabutan ko yun, sir. Coach Ron, naabutan ba natin? Ayun, o. Joke lang. Ito maganda sa remote selling, nadadala ko yung mga props ko. So, nadala ko pa yung aking marker dati. Wow! Kompleto. That's amazing! I love it. Ang galing talaga ni Sir Ariel. Memories talaga. Nandito lang kasi sa aking, nandito lang yan sa aking desperate. At saka ito. Itong parating sa poster ko. Memories yan, ha? Ito parati yan nandito na sa harap ko. Nababasa niyo ba ito? There is danger in the comfort zone. In the comfort zone. Ah, that's nice. That's nice. In-apply ko ito kasi nung ano, dati in-invite niyo na ako mag YouTube. Sabi ko, I'm not comfortable sa ano, video. Kung makikita mo nga yung Facebook page ko, wala akong picture na sarili ko. Kasi I'm naturally introvert. Kaya ayoko nung ano, yung may video na gan. Pero kailangan man eh. Sabi ko, kailangan kong lumabas sa aking comfort zone kasi kailangan ko mag-adapt kasi kung hindi mag-extinct ako pag hindi ako nag-evolve. I like that idea, sir. Tama po. Tama naman po kayo doon. So yung sinabi mo dati na ano, yung paano ko nakukuha yung aking ideas. Actually, this is the share book. Ito, dito yan simula sa dito nagsimula yun sa lahat, sa analyzer. Okay. Ito analyzer na ito, inimbento ko ito noong 2002 ko pag ginagamit ito. No? Nag-evolve na nga siya. Wow. Wow, sir. Oh. Ito, very nice. With this simple device na ito, nakukuha niya, hindi mo na kailangan ng financial calculator, hindi mo kailangan ng iPad.
or ng laptop with the simple device, makukumpit na kung magkano yung kailangan niyang income replacement, magkano magiging future value of money pag nag-retire na siya, magkano magiging tuition ng anak niya pag nag-aral siya. Tsaka meron pa siyang... That's amazing. Yeah. Para siyang birth... May family planning pang kasama ito. Aba, oo. Oh. Yeah. Wow. Kasi, so it's very portable din. Oo. Oh, kasi pag pinakatahan ko na ganito, noong una, bago niya ako makausap, gusto niya ng apat na anak to, no? Tapos kukumpitin ko, papakita ko, ulit, ilan ulit ang tumong anak? Nag-iiba na yung buhay niya. Isa na lang. Oo. So sabihin, shih tzu na lang. Sabi, shih tzu na lang daw. Shih tzu na lang. Mas mura. Oh. Ito yung mga ano ko rito. Ito mga ninja moves ko rito, sabihin ko. Rand, gusto mo ba makita yung future mo? Kasi mukha siyang feng shui, di ba? Gusto mo makita yung future mo. Sabihin ko, don't worry, I will not read your mind. I will give you peace of mind. Ayun. Wow, ginagawa. That's amazing. Gandang tagline nun, ha? Right. That's good. It injects curiosity. Naitanong mo kung saan ko kinukuha yung idea, no? Yes, sir. Alam mo nung dinevelop ko ito mga 2 years ko kasing dinesign siya. Tapos, nung nagawa na siya, minsan tinitignan ko siyang ganyan, sabi ko, paano ko ginawa ito? Kasi, yun nga, nung naalala ko tuloy yung tinanong mo sa akin, nakuha ng inspiration. Nag-alpha level ako eh. Kasi meditation. Okay. I go to my alpha level. Alam mo, naka-experience ba kayo na gano'n? Yung talagang deep state na. Para ako naka-tune in sa idea. Kasi idea nandiyan na sa ano eh. Nasa space lang eh. Space lang, sir. Oo. Para akong naka-tune in sa right channel niya. Okay. Tapos nung habang ginagawa ko yan, katabi ko yung parati sa bed ko. Meron akong notebook. Okay. Tapos idea, sulat na ganyan. Sabi sulat ko, ka agad. Okay. Pag may gusto akong solusyon na gawin, paano ko gagawin na ganito? In the middle of the night talaga may darating, susulat ko siya na gano'n. Sulat ka agad. Kalim, sir, ha? That's amazing. And then, ginagamit ko kasi, ito yung coin, alam mo yung battery, di pa merong positive, may negative. Opo. Ginagawa ko, dapat parang relax na lang yung isip mo eh. Sinasabi ko, be creative in looking for the blessing behind this. Kunyari may problema, sabi ko, what's the blessing behind this? Doon, kagaya nito, nung etong Zoom na ito, sabi ko, uncomfortable ako rito, ayoko ito eh. Pero nung sinip ko siya, sabi ko, what's the blessing behind this? Ang daming benefit pala, no? Kasi, nito, 7 o'clock, nag-dinner ako, tapos nag-shower ako, tapos, nandito na ako kagad, hindi na ako magdadrive sa venue. Correct, sir. Hindi na ako magpaparada, matatraffic. Correct, sir. Problema namin lagi ni Coach Jeff. Nare-reach out. Di ba dati nag-uusap tayo, paano mo mare-reach out yung Cebu? Yung mga ganun. Sabi ko, regional, sir. Regional. Taka lang. Eh ngayon, ewan ko kung sino pinakamalayo natin sa ngayon. Mag-chat na lang kayo kung sino pinakamalayo. Hi na lang. Right. Kung nasan yung locations nyo ngayon, just type dun sa comment section natin kung nasan yung location nyo. And let's see kung sino pinakamalayo sa inyo, no? Oh, that's good. So, ganun pala yung meditations. Meditation. That's nice. Alpha level, yeah. Alpha level. All right. Did you take up a course dun sa meditation na yan? Or how did you find out about that meditation? Like yoga? Dati kasi... Dati may offer na program yung Silva Mind Method. Kung narinig nyo na yung Silva, mga early 90s. Early 90s yun. So nag-attend ako, tuturuan kami ng meditation doon, going to your alpha level. May mga techniques doon. Until now, yun ang pinapractice ko pa rin. That's amazing. Galing, no? So the meditation helped you come up with ideas na usually yes. Na hindi talaga na-discover, right? Pero, kasi naman, nasa alpha state. Pero tayong alpha level coach eh. Iba nga lang yung tawag. Alpha level? Anong tawag yung coach yun? Sige. Channeling level. Yun pala yung alpha level namin. Ba? Sir Ariel, channeling level. Natutuwa ako na finally, kasama na ako sa conversation. Dati audience lang ako. Masaya pala kayong Yes, sir. Thank you rin for your time, sir. Thank you. Oh, yes. Thank you. No, thank you.
Thank you for inviting me. This is one of many sessions that many hopefully sessions, you will have in the near future. Coach Ariel, kasi may pa kami, marami pa kami plano ni Coach Ariel eh. I think nabanggit ko na sa kanya isang gagawin namin soon. Yeah. Pero Coach Ron, 'di ba? Ang tagal natin niligawan si Coach Ariel. Ayoko nga kasi talaga lang Mahihayin pala si Coach Ariel. Mahihayin pala si Coach Ariel. Ayaw niya ng no? Ganun kasi talaga kaming kaming mga gwapo. Medyo mahihayin talaga. Oo, naiintindihan ko yun, Coach Ron. Ganun talaga, oo. At saka ang may common denominator kami ni Coach Ariel. Sige, go. Ano yun, Coach Ron? Buhok. Yung buhok kasi, kung nagkataon na ganyan yung buhok ko, perfect na din dapat ako. Correct. Yeah! Yun yung sinasabi ko parati. Alaga naman, no? Sabi ko kasi, I used to be a conceited person nung bank teller pa lang ako. Pero nung, when I became a financial advisor, I think I became perfect. One-liner mo, no? Galing, sir. So from being a bank teller, Coach Ariel, how did you transition to becoming a financial advisor? Was there a realization to reach out to more Filipinos? Or how did that happen? Alam mo, nung nagsimula pa lang ako, bagong kasal kasi ako noong 1993 eh. Okay, sir. Tapos, kailangan ko ng additional income kasi yung kasal namin, kami lang talaga gumastos. Dati, ang thinking ng tao, mag-asawa lang, no? Pag kinasal ka na, wala nang plano kung saan ka titira the following day. Objective lang namin, ikasal ka. Po. So, nung kinasal kami, nung pagtapos ng honeymoon, sabi ko, saan tayo titira? Doon muna tayo sa inyo, or ano? Kasi 26 years lang ako niya. So, nung after a week, sabi ko, parang kailangan ko ng income eh. Kasi dati nung teller, parang happy-go-lucky lang eh. Pagkadating ng income, right. Expense kagad. Okay. Yeah. Oo. Mm-hmm. And then one time, ito yung life-changing moment sa akin. Merong nag-approach, habang nagte-teller ako, may nag-approach sa akin na isang person. Sabi, in-offeran ako ng card. Tapos, from the Yellow Company nga. Tapos, nung night na yon, nag-isip-isip kami. Sabi ko, parang gusto kong mag-advise for her. The following day, tinawagan ko yun. Sabi ko, paano ba mag-join dyan? Walk-in ako. Nag-apply ako. Wow! As an advisor. Talaga, wala akong idea kung ano yung ginagawa ng financial lakas advisor. Lakas talaga, sir, no? So, advisor. Kumbaga, Coach, parang intuition, no? Yeah, fluid. Hindi ako masyadong nag-analyst dati. Sabi ko, sige. Do it lang, no, sir? Kasi pag masyado ka nag-overthink, minsan yun na nagiging problem natin, di ba? Yung when you overanalyze, you become paralyzed. Correct. Wala namang mawawala sa akin. Sweldo ko lang ng time na yan, 5,000. Grabe, no? Wow! Grabe, no? Pero nung full-time ako, alam mo yung income ko ng 1 year as a full-time teller, nagagawa ko nung 1 month as a part-time advisor. Wow! So after a year, nag-full-time na ako. Yun. Right. Very inspirational. Grabe. Galing. Very nice. Bira coaches yung from diba yung being secured sa pagiging empleyado bigla mo na mag-advisor nga diba so that's really something sabihin talagang there's a need probably there's a diba an emotional need na kailangan ma-satisfy and diba and most of diba all of our decisions kasi are based on emotions eh. Correct, Coach Ron. Yes. Kahit pa gano'ng ka-logical ang isang bagay, kahit na gano'ng ka-obvious, pero really, it's really emotions that makes us decide on. But yan, I think, what I really admire dun kay Coach Ariel, no? One time, nung sinabi niya sa atin, Coach Jeff, naalala ko pa to, Coach Ariel, eh, sinabi mo na, alam mo, one thing I really like both of you, You started right away without even thinking if it's perfect. Diba? So, I think that's one of the things then that we have to do as financial advisors. Kasi, diba, it doesn't have to be perfect right away. Diba? So, kailangan hindi tayo na natatakot pagkamali. Ready, fire, aim. Always a work in progress, Coach Ron. Yeah. Right. Because that's how you learn.
That's right. How we make mistakes. That's how, we that's oh, how you actually cool. learn. Galing, galing. Hey, so, Coach Ariel. Yeah. Kwento ko lang 'yung ano para mawala baka mawala 'yung flow no. Sinabi mo ayun ang tamang recipe talaga, 2 parts emotion, 1 part logic. Huwag ka masyadong technical kasi ang tao nagde-decide sila mostly sa emotion eh. Tapos ito 'yung sinasabi ko na initially ang intention ko nung nag-join ako ng insurance industry, ang goal ko talaga kumita ng pera. Pero lately na realize ko ano yung ibig sabihin ng goal sa purpose. Yung goal, 'di ba? Sa sample kay analogy ng bubuyog. Yung bubuyog, ano ba ang goal nila? 'Di ba sinabi ng queen bee na sige you get ano nectar para makagawa ng honey. That's the goal. Paano ba sila kumukuha ng nectar? 'Di ba they go from one flower to another, no? Pero by doing that, ano nang nangyayari? Di ba ang napapollinate nila yung flower? Yes, sir. That's the purpose. Yeah. Okay. So iba yung goal sa purpose. Ako initially, ang goal ko to earn money, pero ang purpose ko pala, to help. Yung pala, ang dami ko pala na protect ng families. To protect. Yun ang pinaman pala ang purpose, sir. Tapos yung sinabi mo kanina, ano, yung huwag ka mag-analyze, paborito kong term ito, yung ready, fire, aim. Pag may naisip kang idea, ready, fire, aim. Mag-ready ka muna. And then yung fire na kagad. And then, dun ka mag-calibrate kung i-aim ulit kung tama. Okay, sir. Yes. Kaya ang tawag ko rito parate, ano, maybe version 1. Version 1. Gagawin ko na kagad. O, sige, ginawa ko nung dati kung makikita mo yung version 1 itong ano, past 20, ang pangit talaga eh. Talagang parang project ng bata. Pero that's my version 1. Okay. Pero version 1 is better than version 1. Parati that's right. That's right. Sinasabi. Oh, nice. I like that. Ang ganda ng coach one, Jeff, ha? Ang ganda nun. Ang daming quotable quotes ni Coach Ariel, no? Na something na magagamit talaga and very ano, easy to retain. Diba? Very ready, easy to remember, aim. Very easy to recall. Mm. The same time, magigets ka agad ng financial advisor na, oh, ganun pala. Galing. Kaya yun ang trabaho kasi natin eh. Right? Diba itong so, from that point on, nung naging financial advisor ka na, yan, naglalag ako. Ito na naman ako. I'm lagging. All right. Naka-ISP Bonanza kasi, di ba? Why? Hey, sound effects na ngayon. Yeah, oh, itatagong work in progress. Item rito ko, ano, Sir Ariel, work in progress yung kami, di ba? Calibrate. I like yung term na, ready, fire, aim. Yan. Diba? Yung ginagawa namin, sir, ngayon, nag-ano kami, nag-i-improve kami sa ginagawa namin. But, bottom line, we are enjoying and we're loving what we're doing. Kasi kung ready ka ng ready, aim ka ng aim, wala, hindi ka natapos na, nag-evolve na yung industry, hindi ka na nakakaya. Tama po, tama. Ako, okay, ano, no, to get the ball start rolling, no, di ba we're into concept selling, tama? So ako parang ano, kung ihahantulad ko yung ready, fire, aim, parang kang ano, alam mo yung parang pang naligo ka at ang gamit mo tabo, tama? Ibig sabihin, yung unang buhos, malamig. Yung malamig, di ba? Oo, oh, tama. Di ba? Ang ginawa mo, itapon mo na lang yung unang buhos. Iwasan mo, or iwasan mo, di ba? Iwasan mo, di ba? Diba? I mean, you have to get rid of the first try kaagad para meron ka ng baseline. Correct. Of where you are para you can easily improve. Tama ba? So yan yung mga ano, fantastic learnings natin. So yan. Game na tayo. So correct. Coach, dito sa ano no, kasi challenge talaga natin how to explain concept. There are people who are more into product selling. Tama ba, Coach? No, I'm sure you'll right. Yeah. That's the reason why we're here as coaches. Kasi nga we want to veer away from being a product seller into a needs selling, 'di ba? Needs-based selling, 'di ba? And concepts, stories are ano really a great tool to make sure na maintindihan tayo, tama ba? Yan. And ano, right now ano, Coach Ariel, meron ka ba mga bagong concepts na kasi 'di ba doon sa AS20 ano tools mo ang dami, 'di ba? Pero meron ba nag-evolve yan? May nag-evolve. Right. Especially those doon din sa mga hindi pa nakaka-attend ng AS20, this is their opportunity now to learn
it's a sneak peek for them. What is the Ask 20 system? What makes it different from the usual product selling? Tama? Kasi ang tagline ni Coach Ariel is stop selling, start sharing. Right? So that's something amazing na mabublown away yung mga financial advisors. Ah, okay. So I don't need to sell. How do I not sell? Tama ba? Kasi usually product selling talaga eh. Yun ang nangyayari. Can you explain more on how do you do that, Coach Ariel, na instead of selling your products, you just share those concepts para maintindihan lalo nila? Yeah, thank you. Nakikita niyo ba ito yung nakasulat dito? Yes, sir. Share book. Hindi yan nakalagay na sell book, hindi yan nakalagay na presentation book. Kasi ang tao kasi they don't like to be sold to, eh, but they love to buy. That's so, right. Ang trabaho, ang tao kasi they buy what they want, not what they need. So, kailangan natin i-convert, mako-convince natin siyang to want what they need. Tama. Okay. So, ito, sabihin ko, ito kasi, ang tao kasi visual eh. Paano mo, buti sana kung condominium in-offer natin or mga mobile phone, makikita nila eh. That's right. Paano right. mo sasabihin yung future value of money? Paano mo sasabihin yung inflation, yung income replacement? Puro ano siya eh? Puro siya intangible. So kailangan ang tao visual eh. So gumawa ko ng mga visual representation ng mga intangible ideas. So ang tao ko rito, powerful presentation. Sa aking experience, alam ko na in the beginning of my presentation, pag alam nila taga-insurance ako, hindi pa ako nagsisimula, nag-iisip na ng objection niya. Sasabihin ko, wala akong pera. Sabihin ko, ganito. Hindi ko pa nagsisimula. Nag-iisip na lang sa kasi natatakot sila mabenta sila eh. Ama po kayo doon. Anong madalas na sagot ng financial advisor, Coach Ariel? Papatayin kita. Paano ko mamatay ka? Oh, so, yan madalas ang ginagawa ni financial advisor. They into the killing spree. Kaya tuloy na to turn off. Meron akong proper way of saying dati. Yung, kasi do not say mamamatay kasi ayaw niya yun. Ako ayaw kong pag-usapan niya. Pero Mr. Sabihin ko, Mr. Prospect, alam niyo ba pag natanggap ng beneficiary niya ito? Pero nakuha mo yung ano. Ah, nasa mind mo, nice. Katanggap. That's ibig a good sabihin, way. Namatay na ako. Pero hindi mo sasabihin na diretso yung namatay. Correct, sir. Ang galing, ha? Right. That's a good one. Pag natanggap ng beneficiary mo yung... Convert niya sa benefit. Benefit agad, Coach Ron. Nice. So ito, in 10 minutes, nako-convert ko yung non-believer into believer. Initially, yung problema niya, paano ko papaalisin to? Bibenta na ako. Pero after saying this, sasabihin niya, ano kaya unahin ko? Income replacement, education, retirement, mutual fund. Hindi na kung paano ko, ang question na ngayon, hindi kung hindi yung bibili siya o hindi, ang question, ano na unahin niya? Kunyari, sasabihin niya pa nga, sige, gusto ko yung income replacement. Bibigyan ko pa siya ng problema, sasabihin ko, sir, dalawa pong approach yan. Gusto niyo ba i-offer ko sa inyo how much you really need or how much you can afford? Wait. Diba? Tapos nagka-trial closing pa ako. Pag pinakita ko na tumataas yung buying temperature niya. Bigla akong, minsan ginagamitan ko pa ng ano, alam mo yung scarcity. Yung babawiin ko, sabihin ko, ay, Mr. Prospect, by the way, hindi po para sa lahat ito, ha. Right. Kailangan, mapasan niyo yung, mapasan niyo muna yung medical. Kumusta naman yung last medical checkup niyo? Sasabihin pa niya, ay, okay yung sugar ko, okay yung, nagiging defensive siya. Okay. Sasabihin niya, hindi ko, kahit ako, ganyan. Pipilit na yung sarili niya gano'n. Ganda, right. Ganda. After yung spiel ko dyan, ano, Coach Ariel, share ko na din. No? Ako pag gano'n na, I just wanna make sure na ano, I'm into the ano, position of strength. No? So what you can tell is yan, no? That's one way. Another way is you can tell the client, oh, Mr. Client, ganito ah, kasi in reality, life, you cannot buy life insurance. You actually apply for it. Apply for it, that's right. So ngayon, change mo yung mindset niya na, hey, you have to apply for it, di ba? So, kasi hindi natin sigurado, not everyone who has money can actually get this. Yeah, so, good quality. Para mapukaw yung ano niya, yung damdamin niya, yeah, oo nga, no? Even if I have money right now, hey, I have to apply for it. So, it's a position na dapat kunin niya, imbis na bentahan siya. Tama ba? That's right. Very right. Nice, very nice. Hindi naman lahat ng tao qualified dito. Titignan mo muna kung nice person siya.
nice mission. Tignan mo kung may need siya. Uh-huh. Tignan mo kung insurable siya. Tignan mo kung capable siya. At saka eligible. So, N-I-C-E. Nice. Oh, panibagong learning. Nice. Diba, no? Oo. Nice. So, oo. Coach, so, lumalabas Coach Ariel. Pwede bang ulitin lang natin yun? Oo. Oh, ulitin natin. Sige, maganda sige. Yun, Coach Jeff, ha? Maganda yun, ha? For yeah, marami akong nailig ako sa mga analogies, eh. Sige, sir. Hindi lahat ng tao, kasi na-experience yun ba ito nung iba kayo, hindi pa tayo advisor. Nung kanya, iba pa yung car natin. Ako nung teller ako, very natural sa akin kumusap ng, uy, ang ganda ng, ang kito ng baby niyo, ang ganda ho ng watch niya. Di ba? Normal lang, no? Yes, sir. Yes, sir. Pero nung nag-advisor na tayo, doon na lang nagkaroon ng mali siya. Sabi, ako, ayokong kausapin to, baka sabihin, bibenta ko. Eh, ikaw lang nag-iisip niyo na. Right. Paano mo malalaman, kung qualified siya, hindi pa nga siya, titig mo kung nice person, di ba? Titig mo kung kailang, kung may need siya ba rito. Need. Okay. Kung insurable ba siya. Insurable. Mm-hmm. Kung may capacity ba siya to capacity. Pay. Capacity. At saka eligible. Baka mamaya high risk. Okay. So, nice person. Yun, nice person. Tapos habang kausap ko siyang ganyan, tinitignan ko, habang nag-uusap kami ganyan, meron akong menu sa mind ko. Ano kayo pwede ko offer dito? Baka pwede kong, may negosyante siya, bigyan ko kayo ng business insurance. Yung merong buy and sell agreement. Yun, or baka pwede yung income replacement. O kaya, benefit sa mga anak, sa mga empleyado niya. O kaya, pwede ako mag-conduct ng financial planning seminar sa company niya. Or pwede ako magbigay ng retirement plan para sa kanya. Or estate planning, or education, or disability and critical illness. Or pwede yung opportunity to join our company, maging advisor ka rin. And finally, mutual fund. Di ba, ang dami na menu, pero acronym ng Big Freedom. B-I-G, Freedom. Big Freedom. Big Freedom. Wow. Okay. Galing. Ah. Okay. Tsaka yun, one thing na ako na-pick up ko agad doon kay Coach Ariel, which we actually do din naman sa ABC, is that you cannot assume what the client needs. Kaya kailangan mong tanungin, sir, anong gusto mong, di ba, anong gusto mong unahin? Tama ba? Yes. Kaya nga, KYP eh. Tama. So, based on that, on that premise, dun ka ngayon magdalatag what the client needs, di ba? Kasi mahirap yung... And that's... Yeah. And that's the reason why, yung sa acronym na NICE, the first letter is NEED. NEED. Di ba? Yeah. Tama need. Yun eh. Yeah, right? Kasi most most advisors, ano ba ginagawa ko? May favorite product. Correct. Favorite product. Wala lang yung paborito nilang produkto, yun lang yung pinagawa binibenta. Parang one size fits all. Parang diba? Ganito, no, Cheryl, may kilala ka bang doktor na lahat ng diagnosis, allergy? Appendicitis. Diba? So, hirap yun, diba? Tipong umubo ka, allergy. Diba? May lignan ka, allergy. Kasi kung karpintero ka, pero ang tool mo lang, hammer, ang tingin mo sa lahat ng bagay, pako. Di ba? Dapat meron kang toolbox. Dapat marami kang, marami kang right tool para sa right problem. Hindi, ang maganda pa dyan, dapat yung tools mo, kailangan laging available, willing mong gamitin. Hindi pwede nasa toolbox lang. Oo. At saka minsan kasi, Coach Ariel, some advisors would ang pinaka failure is into the practice. Ibig sabihin, if you have the tools, you really have to make sure na you mag-practice ka 1 hour a day, 2 hours a day. How can I deliver this technique? Tama ba, no? Ganun ka rin mga, Coach Ariel, before you actually really went into coaching. Kailangan marami talagang practice, no? Oo, para sabi nga ni Bruce Lee, di ba? Mas natatakot siya sa tao. Hindi siya natatakot sa tao na merong 10,000 techniques. 10,000 kicks. Pero mas takot siya sa tao na merong isang kick pero 10,000 nagpa-practice. Meron akong mga ninja moves. No? Right. So, ito sabihin ko. Friend, lalo, di ba sa totoo lang yung mga kaibigan yung pinakamahirap offeran? Totoo yan, sir. Ang daming dahilan. Pero ako, ganito, sabihin ko, parang may, meron lang akong papakita sa'yo. May share ako sa'yo, ha. Tignan mo ito, tapos sabihin ko, uy, gusto ko mag-improve eh. On a scale of 1 to 10, anong palagay mo, bibigay mo grade sa akin? Sabihin niya, 1, yung kunyari 1, hindi ka kukuha, 10, kukuha ka.
sasabihin niya, siguro best mga, ano, mga 7 ka lang. 7, anong kailangan kong gawin para maging 10? Sabi, siguro medyo mahal yung ano, may premium mo eh. So pag in-adjust ko ba ito, kukuha ka na. Sabi, oh, kukuha na ako. E di naka-ano ka, ninja mo. Sa kanya na nanggaling yung solusyon. Oo. Di ba? Ang galing, ano? It's asking the right question. Ninja moves. Galing. Kaya ninja moves, no? Galing. Ninja moves. That's a good. That's good. Galing, galing. I truly believe na, ano, this is really, you know, Ask 20 is one of those programs na we really openly promote, no? Every time na meron kaming opportunity, no, especially pag exclusive classes. Bakit? Kasi what ABC teaches is the structure, you know. The structure, kasi importante din yung may structure, eh, di ba? Pero within the structure, you have to know the techniques, di ba? And hindi tayo pwedeng one-trick pony. Hindi tayo pwedeng, you know, isa lang yung alam na closing, isa lang yung alam na way of communicating, di ba? You really have to make sure what, right, ano ba yung nag-work sa akin? Tama ba? Kasi yeah, may personality pa din yan. Right. Eh, so, I believe the ABC system really works well with us 20. Kasi marami kaming naging estudyante. Na, siyempre, estudyante mo rin. Si Marlo Flores. It complements kasi, no? It complements. So, si Marlo Flores is one of them, di ba? One of your MDRT and tsaka ambassador ng ano, no, Ask 20. Yeah. And he's also really one of our, ano, no, parang avid na, ano, na parang lahat ng advisors niya gusto rin niya mag-ABC, no? So I think that's ano, no, that's really one of those things na that complements altogether. Yan. So coach, ano na natin? Isa, ano ba yung mga pwede nating i-share na ano ba, concepts on for pandemic? Para okay. Sure, sige. Thank you for promoting mo sa mga talk show. Actually, kayo rin, nasa sa isa kayo sa slide ko na after my presentation, sasabihin ko, by the way, guys, i-flex ko lang yung dalawa kong kaibigan. Ha. Tatlo nga eh. Ito pa nga si Prof. Thank you. Yeah, sabi ko, alam mo, guys, hindi naman tayo kumikita by presenting lang eh. Kulang yung ano eh, kulang yung cycle. Dapat kukumpletuhin mo. Dapat may closing. Hindi naman puro presenting ka lang. Dapat may closing ka. Correct, sir. Introduce ko sa inyo itong tatlong guys na ito na ang forte nila, closing. Meron silang art and science of closing. May kasamang NLP yun. May kasamang mga funny anecdotes. Tsaka yung mga strategy. May mga workbook pa kayo. Tapos yun. Thank you for endorsing me and endorsing kayo. At itinatawag ng senior team. Yeah. Yes. Thank you, Renzo Ariel. Thank you. And then it's our really pleasure to ano, to do that, coach. Yeah. Fantastic. Yeah, wala tayong scarcity mentality eh. Correct, sir. Tama yan. Yeah. So, i-share ko ito yung tinatawag ko na iPad. iPad means gusto ko mahilig ako sa mga icons eh. Kasi out of sight, out of mind, kaya meron akong mga ano, remind dito. Eh. Kunyari, sabi ko, uy, ganitong scenario. Biglang maalala ko sa picture ko, ano ba ma-associate ko dito? So, I like to use icons in my presentations by using analogies at saka disturbing questions. Kaya ang pangalan niya, IPAD. iPad. Icons for presentations by using analogies and disturbing questions. Disturbing questions. So, sample lang natin. Punong-puno talaga tonight. Ito, paborito ko pala. Every time na mayroong objection, sinasabi ko parati muna, I do not disagree. Wag kayong magdi-disagree kasi never pag nag-disagree ka, magiging kalaban kayo. Eh. Tama, sir. Tama. You do not argue with the client. Oo. Right. Sir, hindi tayo magkalaban. Mm-hmm. Tatabihan ko siyang ganyan. Sir, magkakampi tayo. Ito yung kalaban natin. Di ba? So, asan ako? Sa iPad. Okay. iPad, sir. So, wag kayong magdi-disagree. Sabi mo na, sir, ginagamit ako ng feel, felt, found. So, sir, you are right. That's why I'm here. Tapos, in between, meron ka lang mga feel, felt, found doon. Like, kunyari, magre-remote selling ka, sabi mo, uy, taga pare, may pandemic nga ngayon. Eh. Walang pera ngayon. Eh. Walang income, pero tuloy-tuloy yung expense. So, I go, sir, you are right. That's why I'm here. Di ba,
anong feeling mo ng pandemic? Parang actually preview ito ng ating magiging reality in the future. Kita mo, imagine nyo, walang income pero tuloy-tuloy ang expense. Ganun po yung preview ng retirement. Eh, or kunyari, biglang nawala yung... Ngayon nga na may income kayo, medyo struggle kayo eh. What more kung nawala pa yung income na yon? That's right. Kasi, kung ano yung pinakamatindi niyang objection, is parang Aikido, ibibigay ko yung kurang yung sabihin ko. Kung ano yung pinakamatindi mong objection, yung kung ano yung pinaka-excuse mo, gawin natin yung pinakamatinding son kung forgetting this. Kanyara sabi, Ariel, wala akong pambahid kasi may COVID eh, baka maubos ang cash, kailangan may cash. Sabi ko, sir, you are right, that's why I'm here. Kasi, pero what more, what if maging permanent po yung loss? Mas maano, what if, kaya ako nandito, what if magkaroon ng second wave, third wave? Naka-prepare na tayo. Right, right. Sa concept. At saka yung PUI. PUI. So, meron akong concept ng COVID virus dito. Nasa bagong iPad yung okay. COVID virus. Tapos PUI. Person under investigation. Pag sinabi niya, Ariel, wala naman akong, hindi ko kailangan, wala naman akong sakit. Sabi ko, sir, you are right. That's why I'm here. Kasi alam niyo ba, pag nag-PUI na, hindi na ma-approve dito. The moment na ma-diagnose kayo, meron ako yung positive, hindi na kayo ma-approve. Yeah. Pag-suspend pa lang, diba? Oh, take advantage natin ito na while you are healthy. Kasi ang health insurance, health plan, kinukuha yan while you are healthy. Pero that's pag right, may sakit ka na, hindi na pwedeng. Hindi na qualified. So ano kasi, no, Coach Ariel, para hindi lang mawala yung thought, yung thought ko dun sa ano. Gusto ko lang at least ma-reiterate yung ginawa mo kanina. No, kasi normal yun ngayon, di ba? Bibigyan ka ng problema. Actually, ikaw ang binibentahan. Ilan mo na magbibenta sa atin, di ba? Bentahan ka ng problema na wala akong cash ngayon, wala akong trabaho ngayon, paano to, paano yan, tama? Pero ako, I always believe, di ba? We always believe that money is not an objection. It is a condition. It's a condition. Tama? And most people, when they say they don't have money, ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na wala talagang pera. Ibig sabihin nun, hindi ko pa nakikita yung value yan, para ibigay ko yung natitira kong pera or para i-prioritize ko yan. Correct, so, correct. Anong ginawa ni Coach Ariel kanina? Hindi niya kinain yung excuse. Ang ginawa niya, binigyan niya na mas malaking problema, which is the bigger picture. Diba? So, financial advisors, hindi tayo pwede maging detached. Kasi Coach Ariel, mahirap is pag maawain tayo sa kliyente, talo ka. Diba? Talo ka kaagad, no? So hindi pwedeng sige po technique tayo, no. Really have to make sure na you turn it around by giving them the bigger picture, the bigger problem. Kasi ako naniniwala ako, coach, na pag kung tayo talaga naniniwala tayo sa offer natin, you really have to make sure na kailangan maintindihan niya bago siya mag-close. Kaya importante talaga. That's right. Ang maganda dun sa ginawa ni Coach Ariel is you agree first, and then you state your point. You agree. Right, that's right. You agree first, then you state your point. Para maramdaman ng client, magkakampi kami. Correct. Tama? Correct. So that's what I like about dun sa technique ni Coach Ariel. Kasi hindi resistant yung client. It lowers the cycle. Psychological defenses ng client kasi okay. Marirealize ng client never argue with the client. Co-pilot tayo. Sige, go ahead, Coach. Yeah. Kasi Coach Ariel, bago mo ituloy, actually, pare-pare, magkaibaliktad kayo ng asawa ko. Kasi yung asawa ko, kukontra muna. Ay, pero kahit kumukontra, mamaya gagawin niya din, ayaw na lang tanggapin. Oh. Diba? Ay, tabutin din. Ganun talaga mga asawa eh, para na makakontra, di ba? Sabi ko, alam mo ba, kontra ako si Superman eh. Sabi, talaga eh, ako, kryptonite. Kryptonite. Kryptonite, okay. Kinakontra. Ayan, yeah. Shout out sa mga asawa namin, o, di ba? Yan, no? Yung mga nakikipot, mga nanonood. Mahal ko yan, yeah. Love ko yan. Ayan, ang mga mahal sa buhay. Pag tinatanong nga ako, Ariel, pang ilan kasi sinususpechan ako. Sabi ko, hindi lahat ng guwapo, playboy. Ah. Tapos sabi ko, sabi, Ariel, pang ilan na ba ako? Sabi ko, pang last. Ayun, ang pinaka-safe na sagot.
Nak! Ang last. Galing nun, ha? Talagang daming baon ni Sir Ariel tonight, ano? Yung ano, na-mention mo yung sabi mo maraming objection, yung sabi ko, sir, napi lang natin yung good habits, co-convert natin sa bad habits para ma-afford. Kasi minsan, hindi nila ma-give up yung junk food, yung mga samyupsal, yung mga milk tea, yung beer. Yes, sir. Diba? Tapos tatanungin ko, sir, kunyari, nagkaroon ng kakailanin ng member ng family. Ito, handling objection na ito. Binibigyan ko na siya ng disturbing questions. Sabihin ko, Mr. Prospect, sabihin ko, paano kunyari isang member ng family mo kailanganin ng blood transfusion? Are you willing to give your blood? Alam mo, sasabihin niya, hindi lang blood, ibibigay ko yung buhay ko sa kanya. Really? Really, sir? Really? Sir, ba't ito pong premium na ito, hindi niya maibigay ito? Kung yung blood, yung buhay nyo, kaya yung bigay, pero itong premium na ito, hindi nyo mag-give up para masimulan natin ito. Sa pool tuloy, di ba? Sa pool. Talaga. Oh. So it's actually a setup, di ba? I mean, those are leading questions. Mapapakamot yung client, oo nga, no? Diba? Parang ano, Coach tama. Jeff, Coach Ron, chess. Sige na nga, oh. Yeah, it's like a chess game. Kailan masakta natin sila ng konti sa disturbing questions para ma-prevent natin sila sa actual pain in the future. Correct. I like that. Mas safe yung emulation. Kasi ano, Coach, Ariel, yung sinasabi mong pain, ang analogy ko kasi dyan is, ang mga doktor, pag nagpa-check up ka dyan, hindi ka lang yan titingnan. Pipindutin kung ano yung masakit sa'yo. Correct. Tama ba? Pag may pilay correct. Ka, sinabi sa'yo na, Dok, masakit kasi yan. Ang gagawin niya, pipindutin niya yun. Kasi bago siya magreseta, I want to make sure na masakit yan. So, it's the same thing as financial advisors. Bago tayo magreseta, bago tayo mag-diagnose or mag-offer, really have to make sure, di ba, pasakitin, bigyan muna natin ng malaking problema. So, they will look for the solution. Correct. Meron pa. Yan. So, meron akong iPhone ng 6, nakalagay 6. Sabi ko, Mr. Prospect, it is not the obligation of the government or your barangay to shoulder your expense, your income. Di ba, yung iba umaasa sa ayuda? Correct. Sabi ko, dapat meron kayong 6 months, 6 months na back fund. Ayun yung tinuturo natin parate. Kaya, sabi ko, sir, it's not the obligation of your barangay. Minsan, complain kayo, hindi naman nila problema yun. Correct po. Tama po. Yeah. And, yan, maganda. So, I think we have, kanina, Coach, we have about 300 plus viewers. Yan. Right now, we have 370. Yan. Wow. 370. Yeah, 370 viewers. Hello, guys. Thank you guys for watching the show. Yan. 372. Dumadagdag pa. This is free. This is really out of the generosity of the coaches, kami ni Coach Jeff, we really wanted to add value kasi may katulad ng ginagawa ni Coach Ariel, we always believed in yung value in advance. Diba? You give value in advance. So, kung binigyan mo sila ng sneak peek of what you can do. Hey, dun sa libre, ang dami kong natutunan. What more you pay? What more of yung pay? Tama ba? Correct. Yeah, meron tayong abundance mentality. Abundance, correct, yeah. ABC. Abundance mentality. Yeah. So, yun. Ano pang concepts? Ikaw, Coach Jeff, ano ba yung usual concepts na tinuturo natin applicable for the pandemic? Usually naman, pagdating naman sa pandemic, inaano naman natin yan eh. Always remember guys, the only way para hindi umiwas yung mga clients natin sa atin, especially during the pandemic, is number one, you have to, ang mindset dapat nila is adding value first to them. Adding value first. Diba? Right, ang intention dapat is to help them. Kasi pag pinrant mo kaagad kasi si product, automatic, kagaya ni sinabi ni Coach Ariel, defensive ka agad. Defensive ka agad. Tama? May buyer's resistance ka agad. No? Kaya nagustuhan ko yung Ask 20 system ni Coach Ariel. Kasi pag nakita yung share book na yan, it's non-threatening. Rather than showing the entire yung company mo, nandiyan yung product, details, lahat, nag-detailing ka na sa client,
Naka-uniform ka pa. Yung kliyente mo. Oh, patas na patas yung lang. Defenses niya. Ano ba ito? Naka-uniform ka pa. Diba? Oo. Pero, right. Pero ang ginagawa ni Coach Ariel, it's very simple. Non-threatening approach. Nag-i-inject muna siya ng curiosity. Non-threatening. Kasi yung share book, makita niya, nagiging curious yung client. Oh, paano yan? How does that work? And then, if you see the share book, pag nakita mo na yon, when you turn each page, it can actually help you explain different concepts in explaining financial planning from different stages of your client's life. Tama? From being single, to being married, to having kids, to having... diba? Nandun. And it's very interactive, tama ba? Ang dami mga it's a shotgun eh. Tapos merong biglang, visual, oh, very visual. It's really amazing. Shotgun kasi siya, hindi tayo, di ba kunyari that's sniper. Right, that's right. And it cuts down your presentation time. Yes. Masave yung time niya at saka yung timer. Yung sniper kasi, kunyari, isa lang bala mo. Di ba, alam mo na yung ibibigay mo sa kanya. Pero pag hindi mo tinamaan yun, paano? Ah, wala share na. Po kasi sa shotgun. Hindi mo matamaan sa ibang area. Yeah. May soft spot. Meron at may tatamaan pa rin pong lead niya. Galing, lang yung buong picture talaga. So yeah, para ka nag-share, Coach Ariel, para ka nagpa-APE. Di ba? Oo. Di ba? Kasi... Yeah. Tsaka maganda dyan, in less than 15 minutes, in 10 to 15 minutes, na-explain mo na yung importance ng financial planning. Right? Bird's eye view. Na pag nakita ng client, oo nga, no? Oo, may bird's eye view na siya. Makikita niya, ah, ganito pala dapat. Oo, ganyan pala dapat. Right? Rather than, you know, explaining very technical, very product-oriented, very feature-oriented. But this time, ang ginawa mo is you simplify it in such a way na maintindihan that even a 7-year-old child mismo can understand. Yes. Tama ba? Sinabi mo, Coach Jeff, no, na yung sabi mo, that's exactly yung always yung parati ko naririnig. Every time na piniflip ko ito, alam mo, usually sinasabi ng kliyente, Oo nga, no? Eh, yung parati sabi, oo nga. Sa, unti-unti, parang namarinate na hanggang pagdating sa uli, closing mo. Ano na eh, ang closing, flawless, natural na siyang mangyayari. Yeah. Actually, Coach Ariel, that's right. That's kasi yung right. Kami, when we teach closing, mahirap kasi magturo ng closing nang hindi mo tuturuan ng pundasyon. Tama? Ano yung pundasyon right, ng presentation? Kaya yung value ng Ask 20 is really good kasi it gives a foundational blueprint for, di ba, how to create the need. Kasi kailangan eh. You have to sell the need or the problem first before you sell your product. Correct. There has to be a need first. There has to be a need. Parang bumili ka ng drill, not because gusto mo ng drill. Kasi kailangan mo ng hole. Kailangan mo ng butas. Yun yung need. Yes. Tama? So ako, Coach Ariel, si Prof. Sai kasi, syempre, no, sa pagiging professor, pagiging paalaga sa asawa. Ayun, nakuha mo. Diba? Isa pang rando yan eh. Uh-huh. Diba? Pero one of the things that we really like Prof. Sai, which na dun sa specialty kasi ni Prof is yung estate planning. Estate planning. Tama ba? Tax and estate planning. Yeah, and that, if you're sure of that, di ba usually technical ka talaga mag-explain? Di ba? And one thing in common ninyo is that he was able to, di ba, simplify it as well for financial advisors. Kaya, we really appreciate Prof. Sai as well, no? Yan, fantastic. And tapos isa pa coach, gusto ko rin mabanggit na yung concepts kasi kailangan Philippinized. Kasi marami yes, na yes, ng yes. Concept. Tama coach. Tama ba? Like maraming sabihin nating foreigners nagtuturo ng concept selling. Yun nga lang, ba't kaya hindi siya swak eh kasi walang American kultura. Setting. Oo, hindi walang kultura. Masa kultura natin. And what more sino pa ba yung mas makakapag makapagpaturo sa atin, kundi talagang kapwa Pinoy na, hey, okay. Alam yung silakbo ng damdamin. Yung alam sitwasyon natin. Oo, tama. Dapat may puso. Ano yan, Coach Ron, if I may add to that. Ang tawag ko doon, like yung
sinasabi sa mga kliyente ko, home court advantage. Yun. Diba? Home court advantage. Oh, nice. Nobody knows the Filipinos more kundi tayo mga Filipino. Diba? Very, very right. Important. That's correct. That's correct. So, Coach Ariel, how do financial advisors, who's the 370 financial advisors who's watching us right now, how do they get a hold of that? Pakita natin yung ano, Coach. How do they learn that system that you have na tinatawag nating internet? So, ano, no? This one, meron akong session every Tuesday. So, meron akong sa June 16. Okay, 2 hours lang yon. June 16? Okay. June 16, yeah. I-invite ko kayo, Prof. Jeff, tsaka Prof. Sino. So, so dito, kung tuturo ko kung paano gagamitin yung buong system na ito. Pero I will not sell this, ha? I'm not selling this. I'm just sharing this. So, kung gusto nyo kumuha, I'll help you to avail it. So, sinabi mo kanina, bakit tayo masyado generous magbigay ng ideas ng free? Actually, ayun yung secret ng success, eh. BOMS. Be of more service. Be of more. Kasi dapat you provide value. Pag na-appreciate nila, oy, may value itong binibigay nito. So, yun. Punta nila yung Ask 20 page ko sa Facebook. Pinost ko na rin yung event. Sabi ko, June 16, na doon yung registration link. Okay po. Great. Alright, that's good. Anong oras yan, Coach Ariel? 7 to 9 p.m. Okay, 7 to 9 p.m. 7 p.m. to 9 p.m. All right. Yeah. So, guys, if you are interested to learn the Ask 20 system and you want to see how to use the share book and how to avail that share book para may copy ka rin nun, you attend on June 16, 7 p.m. to 9 p.m. para dun. Follow nyo lang yung page ni Coach Ariel sa Ask 20. Search nyo lang yan sa Facebook, Ask 20. At makikita mo yan ang details on how to register at makita mo yung ano, right? That's right, that's right. Galing, galing. And aside from that, no, coaches, yun nga, no, again, June 16, if you really want to learn so much about concepts, no, that is applicable sa times natin, that session will really help you sharpen up your tools and be ready for your next client. Fantastic, fantastic. Galing, galing. Coaches, let's promote our next set of trainings, Coach. Okay, right. Sige, so let me just share my screen with you guys. Okay, share ko lang yung mga few online trainings that we have. Okay. Yeah, meron na, Coaches. Ah, meron na. Yeah. Ah, meron na. Okay, fantastic. That's good. Okay. Okay, good. So, this coming June 26 and 27, magkakaroon tayo ng Master Closer Blueprint. It is a two-day mastery session. If you want to learn the complete ABC closing system, attend kayo ng workshop natin via Zoom. That's June 26 and 27 para matutunan nyo from start to finish how to close deals in one sitting. Limited lang yung virtual seats natin dyan. So if you're interested, open pa ang ating early bird rate. Tama? Another training that we have is yung upcoming training natin with Professor Sai. Yes. If you want to learn how to talk to high net worth clients, you want to learn about tax planning, estate planning, and you would like to invite as well, then attend kayo on June 27. That will be 7 p.m. to 9 p.m. naman. Okay, naka-early bird. Meron din tayong early bird rate dyan. So, if you guys are interested, that's 7 p.m. to 10 p.m. Attend kayo if you want to learn how to talk to high net worth clients. This is already module 2. Tama ba, Professor Sai? Yes. Ano bang kinaibahan ng module 2 sa module 1, Professor Sai? Okay, so thank you so much for that, Coach Jeff. So, ladies and gentlemen, on June 27, we have module 2
on how to close deals with high net worth clients. Kumbaga, this is going to be a level up discussion sa mga concerns sa mga high net worth clients, like ano ba yung one person incorporation, ano ba yung succession planning, ano ba yung buy and sell agreement, para saan ba to? Kumbaga, insurance is just one of the concerns ng client. So if you want to add value to your client, you have to learn the basics of this one. And you can also invite your clients to attend this session kasi pwedeng yung tanong ng client mo, patulungan na natin silang masagot, and you could also use insurance as one of the tools to help your clients. And that's now adding value to your clients by using yung tinatawag nating 3 P's of estate planning: preparation, protection, and preservation. And we'll talk more about that dun sa ating module 2. Okay? So back to you, Coach Chef. Yun, fantastic, Coach Chef. That's pero right. Isa, yung and they also have a, they also have a bonus. Oh yeah. Oh. Yeah, go ahead, Coach. Okay, Coach Jeff. Ako? Ay, nawala. Nag-freeze ako. you're back, Coach last, Chef. Last training. Last training. Yung bonus, Coach Chef. And we also have a training on June 20. That will be a 2-in-1 training. Kasama na dyan yung, ano, yung how to set appointments online and how to do the worksheet for personal money management. We'll teach you how to teach your clients how to budget, how to allocate, how to prioritize cash flow so that you can organize their cash flow better. At the same time, meron din tayo on June 30, Handling Objections Batch 6 naman. If you guys are interested, enroll kayo dyan on June 30. It's the Handling Objections Mastery course. If you want to learn how to answer, not today, I need to think about it, God will provide, I need to compare with others muna, papaalam ko muna kay misis, tama ba? I don't believe in insurance. Pandemic pa. Then we will also teach you how to do that as well. Tama ba? Fantastic. So Coach Ariel, thank you very much for that. Thank you, Coach Ariel. Thank you so much. So how much yung ano yung entry? Kasi marami na nagtatanong dahil nag-PM sa akin. How can I join yung kay Coach Ariel? So pag solo, it's 500 lang. Pero pagka group of four sila, it's 1-2. Okay. Wow. Okay. Sobra affordable. Oh, naka-discount pa na. Really, fantastic. That's good. Pero this one, this has 20 kit. Optional lang kung gusto nilang magkaroon nito. 2,000 siya. Pero pag dalawa, binili mo 4,000. Oh, yeah. Maganda. Oh. Maganda. Tsaka pag ABC graduate ka, 2,000 lang isa. Diba? So, yes. Ganda. The same pa din. Parang buy one, thank you. Oo. Kaya puntahan niyo si Coach Ariel. Sabihin niyo lang sa kanya, Coach, ABC graduate ako. ABC graduate ako. Sabihin ni Coach Ariel, ABC graduate ka ba? Sige. Okay. Dahil ABC graduate ka, may 2,000 na lang ko para sa iyo. 2,000. Ako sabihin niya, to ABC graduate ka pala. O ibig sabihin niyan, hindi mo kailangan ng discount. Oh. Alam mo yung sagot ko diyan sa mga discount. Sabihin ko, say ko, gusto niyo ba humingi rin ng discount sa inyo yung kliyente niyo? I like that. That's good. Eksakto ba tayong 9 o'clock? Kasi gusto kong magbigay pa ng 1, ano. Sure. Gusto kong, sige po, go. Okay. Imagine mo, yung pare nyo sa church o yung pastor mo, sinabihan ka na, Ron, mag-bring in ka naman ng bagong members, pero bibigyan ka tayo ng incentive. Pagka nagdala ka ng bagong member, sa isang member, bibigyan ka tayo 1,000. Pag ikaw, ang motivation ng money, mahirapan ka mag-convince. Sabi ko, teka, nasa isip mo, pag dinala ko sa church namin, kikita ko ng 1,000. Pag yun ang motivation mo, money, medyo mahirapan ka. Hindi ka maglalast dito. Pero kung motivation mo yung belief, mm-hmm. mo you believe in your yung faith mo, mas madali mo matatransfer yung enthusiasm sa kanya. The same with our career. Pag ang motivation mo, puro pera, nakikita nila kagad yan, nagsasalita ka, commission ang inisip mo. Pero di ba, sinasabi natin para tayo, mission before commission. Do your mission, the commission will follow. Do your mission before the commission. Ang galing talaga. Fantastic. Pudong-puno talaga tong gabi galing, ito. Galing. Dami. Galing. Thank you so much, Coach Ariel. Appreciate you. Pleasure. And Coach Jeff, meron pa tayo. That's right.
Meron pa tayong isa pang si Coach Brian, meron din siyang ipopromote. No? Ayun, okay. I think this weekend, meron tayong session, oh, yes. Brian. Hi, Coach Brian. Hello, Coach. Thank you. Thank you for having me. And before anything else, I just want to say how privileged I am to be part of this. Lalo na very legendary si Sir Ariel. Lalo na as 20 because a lot of the rookies talaga use this system na ginagamit ni Coach Ariel. And laking tulong sa akin when I started back in 2017. No? And now, sila Coach Ron and Coach Jeff. Ito talagang perfect, ano eh. Parang you can say na collaboration over competition. And it's something na sobrang na-appreciate ko. And this is one way of me giving back to you guys, sa ABC coaches. That's why I'm posting. No. So, yeah. Ayun. Teka lang, coach. Yes. Ayun, di ba? Galing, ano? Oh, magat lang ang mga ano pa. Wow. Yeah, so the Hi, Mirin. Yeah, so the workshop that I'm going to promote is what we call influencer marketing. So nag-invite ako ng 3 influencers in different niche on Instagram because I really see Instagram as one of the new wave, kumbaga, no? Kasi when we talk about personal branding, ano unang pumapasok sa isip natin? Is Facebook page. No, we build our brand around Facebook. And totoo naman dahil karamihan ng tao nasa Facebook. But lalo ngayon. Since the lalo ngayon. Kung millennial kayo katulad ko, 'di ba? Ayun. Nag-expand na yung market IG natin talaga. Where it's very visual already. Diba? So, Instagram is growing around 6-10% every quarter. Wow. Diba? So, even if 11 million lang yung users lang natin in Philippines sa Instagram, I see it as a way for us as financial coaches to establish our brand there. So, ito yung kumbaga starting point nung time na hindi pa uso yung Facebook page branding, no? Okay. On Instagram. So, these influencers will talk about the ins and outs on how you can promote your brand. And I was invited by GCash, ganyan. So, maganda dito, you get to promote what you believe in and what your brand stands for. Right? So, I've also been invited sa radio guesting. So, and the difference ng Facebook and Instagram, sa Facebook, before you get to be invited by the big brands, kailangan marami ka ng following eh. Thousands and thousands. But on Instagram, kahit 1,000 to 3,000 followers pa lang, you're already called as a micro-influencer. Wow. So, sobrang laki ng opportunity for you to start building your brand on Instagram today. So, yun lang. Thank you, coaches. Coach Brian, kailan ulit? Thank you. Influencer marketing is going to be this Saturday 2 p.m. Saturday 2 p.m. June 13. Yeah, so naka-flash sa live stream natin yung link of the registration. Saka, no, coach. Yeah, thank you very much, coach. Importante, no, today kasi naka-flash naman diyan sa screen. Meron tayong ni-raffle off, coaches, yes, no? We raffled off one free slot dun sa June 26-27 session natin, di ba? So one winner will be announced at least tomorrow, no, for that slot. Tsaka isa pa, coach, dun sa mga mag-enroll, di ba? Dun sa mga mag-enroll, dun sa, or nag-enroll na rin dun sa 26-27, ano, magpapa-raffle off tayo dun sa mga nag-enroll. Wow! We're gonna raffle off one Action Pro Cam na, ano, ang tawag dun? Waterproof na cam, no, with 64 gigabyte na, ano. Kasi malapit na tayong magkaroon ng ano ba? Pwede na tayong mag-beach after mag-steer siguro. Ay, diba? Pero exciting yun. Merong Action Pro. Yan. Fantastic, fantastic. Galing. Fantastic, fantastic. Okay, and of course, diba, may raffle off din nata si Brian, no? Right? Yeah, so kasama sa raffle is 5 slots for this Saturday's workshop. Oh, so, good. We'll announce na lang the winners after the live stream. Okay. Nice. That's good. Chilling. That's good. Value adding na naman sa mga ano, yes, FAs natin, kaibigan. Oh, good. So I think that we had a very good session today, Coach Ariel. Thank punong you very puno. Much. For, guys, punong-puno. Hitik na hitik yung discussion with ano, Sir Ariel. Chilling. Ang ganda nakuha. Marami pa yung, there's more where it came from. Wow. Oh, yeah. Galing. Rest assured, Sir Ariel, this is not going to be the first and last. This is going to be Oh, yeah. Marami pa kasunod to, Sir Ariel. Kailangan pa kasunod. Pinilisan na, Coach, no?
Pilipilsen para kasama natin si Ross tsaka si ano, si Oli. Nako, sarap, no? Nanonood yung mga yun. See you sa Tuesday, ha? Sa June 16, ha? Sige yeah, po, sige po. Looking forward June 16, to that. We will be there. Thank you very much. Galing. Fantastic. So guys, we had a very fantastic show again for tonight. Again, we would like to invite you to watch the show every Thursday, 8 p.m. hanggang 9 p.m. So we'll see you again next time with all the Brandos and the Braganzas of the industry natin. Nagpapaalam na po kami. And remember, always be closing. Hi guys.